Hold up. So yun mga main, kamusta yung lahat, no? This is me, Razor, and welcome back to my channel. So yun, ngayon gagawa tayo ng reaction video about dun sa isang teenager na Pilipino na napakagaling magsalita ng iba't ibang lingway. Kaya niya magsalita ng 18 languages. Babiruin mo na, lupit, 18 languages. Ang kilala ko lang na unang Pilipino talaga na maraming alam na lingway eh si Jose Rizal. So yun, titignan natin kung gaano siya kagaling. Kasi bibihira to, bibihira. Hindi ko yung na-expect na meron pang Pilipino na magaling na polyglot yun. Alam ko kung tawagin eh, polyglot. Yun, pag-research na lang, search or ilagay ko na lang dyan sa baba kung ano meaning ng polyglot. So yun, simulan na natin mga men. I am Marlon, and I'm 18, and today I'm going to speak in 18 languages. Galing mag-English din, no? Fluent, men! So ito, Tagalog muna, Tagalog. Ito, common to, dahil Pilipino siya. Pilipino siya, common to. Basic na basic to. Pakilala muna ako sa inyong lahat. Ako po si Marlon Ramos, 18 taong kulang na. At purong Pilipino po ako, at ipinanganak ako dito sa Pilipinas. At dahil dito ako ipinanganak sa Pilipinas, natural lamang na nagsasalita na ako ng Tagalog. Ang wikang Tagalog ay ang ginagamit sa pang-araw-araw kong buhay. At ang pag-aaral ng iba't ibang lingwahe ay aking naging paboritong gawain. At kung paano ko sila natutunan lahat ay aking tatalakayin ngayon. Ito nyo, salitang Pilipino pero malalim. Galing, galing. To English. Tignan natin kung gaano siya kagaling, kung gaano ka-fluent. At the age of 6, I was taught the English language. It is the second language of the Philippines, and so we were taught English, the English language here in the Philippines in like in the first grade and up to college, I think. So that is why I think English is a language that I'm most comfortable speaking with because, you know, I've studied a lot of years. I'm fluent in it and I could speak with any English speaker in the world. Well, I think. Learning language. Mind then, it's the last thing I could do, but at the age of 12, I knew I wasn't contented with only two languages. So yun, ang galing. Ano naman ito? Spanish naman. Ito, nung mga naglaro pa ako ng games, Ragnarok, daming mga Espanyol na player, yun. Dito to lang. Empecé a aprender idiomas extranjeros cuando tenía 12 años y el español fui el primero. Pienso que la razón por qué decidí de aprenderlo era cuando miré una película de la biografía de nuestro héroe nacional, José Rizal. Galing, men! Pati yung accent, kuwang-kuwa niya. Galing, lupit. La película estaba en filipino y español y en ese momento me dije que me gusta el sonido de la lengua española, pues voy a aprender ese idioma. Ito, Italia naman. Quando ho finito lo spagnolo, mi ho detto che voglio imparare più lingue. Allora ho cercato attraverso dell'internet che sono le più facili da imparare. E allora ho imparato l'italiano. La grammatica italiana è molto similare con lo spagnolo perché sono in stessa famiglia. Hindi ko naiintindihan yung ano, sinasabi niya kasi yung nga wala naman alam sa mga ganyan lingway, pero yung accent niya, napakagaling, kuwang-kuwa niya, gaya nga nung sinabi ko, napakahusay ng batang to. Pang international, no, kung saling, gado ko matidiscover tong batang to. Magaling, galing. Eto, French naman, French. Oh, j'ai appris une autre langue, et c'est français. La raison que je l'ai appris est parce que j'aime la France. Galing talaga. So bali ano, pa-fast forward na lang natin yung video na to. Pero panonoodin ko lahat kasi tignan natin yung mga yung kung gaano siya galing. So yun, titignan mo na lang muna. So yun. Panoorin niyo na lang muna yung magiging reaction natin sa batang to. Sigurado pag to napanood niyo, mas i-search niyo to. Tsaka sigurado ako nasisiga tong bata na to. May future. Thank you.
So ito Korean. Maraming Pilipino ang nahuhumaling sa K-drama. So yun, sigurado makaka-relate sila dito. Sigurado naman ako na maintindihan to ng ibang Pilipino na magaling na magsalita ng Korean kahanod ng K-drama. So yun, tignan natin. 안녕하세요. 헤이러맨 말론입니다. 한국어를 배우는 필리핀 사람들이 많은 있어요. 아, 그리고 나도 한국어를 공부해요. 한국어는 배우기 어렵는데 재밌어요. 외국어 공부하. 함께 talaga ng ano ng lingguwahe ng ano ng Korean. Ang astig. Bali parang si Ryan Bang naalala ko sa kanya pag salita siya ng ganito. Galing-galing. Ano rin naman ako, nakinig din ako ng mga music ng mga K-pop, lalo nung high school ako. Kasi usong-uso sa amin yun, nung high school days. Yung sumayaw din kami ng mga pang K-pop. Kaya yun. Nice. So, tapusin natin. Hindi oras다고, 외국어를 배우고 싶다면, 포기하지 마십시오. Galing talaga, lupit. Ya? Dono mamiu. Είμαι Μάρλον, είμαι από τις Φιλιππίνες. Τώρα μαθαίνω ελληνικά και κινέζικα. Η ελληνική είναι μια... Δεν ξέρω, μαϊτίνδεν, παρά να τίγεις πασιάντο πάλι ένα λιγουάι να μαγκρίν. Κεκέ, τσαμπασέ, κεκέ. Το γιώμα πόβαρντε νάτεν. Μια όμορφη γλώσσα, λετρεύω το ελληνικό αλφαβήτο. Έτο, Τσάινις, έτο ταλαγά. Μα χουνφού, μεν. Σε, θα τίγε νάτεν. 我叫马龙，我今天我是八次。Pag mga Chinese talaga moron parang X sila no, xing xing mga no, X. Halos karamihan sa words nila may mga X. Eh, correct me if I'm wrong. Yun naman isa nadidinig ko lang. Russia. 我来自菲律宾，我是中文和福建，我有两本中文书。 Philippine handwa to chong. Yo parang yung sinasalita niya parang about sa Pilipinas siguro no. Siguro yung na kunyari naninirahan sa Pilipinas ganun. Ayun, siguro lang hula. Ibanag ito, ibanag sa Pilipino naman to, Philippine language din to. Paano ba masasabi yon? Isang lahi ng mga Pilipino sa ibang lugar sa Pilipinas na ang tawag sa salita nila ay ganito, ibanag. Yo, pakinggan natin. Ang agaw ni kamong amin, magergot nalabi ta ibanag, egalaman 100,000 nga tolay sa ngawot nga amu magergot ta ibanag. Kaya usakyaw nga lingwahe para ni kamong viewers, amuno yaw i nakakasta nga lingwahe ta jami ta tugay garaw. So yun lang, napanood na natin yung full video niya. Yun, naniniwala ako na napagaling talaga ng batang nito. Siguro, hindi na siyang magtrabaho sa ano, sa ibang bansa na, paano ba sasabihin to? Interpreter, ganon? Oo, interpreter nga. Malupit. Nakakamangha. So, yun nga, sa gaya nga na sinabi ko, unang kilala ko na Pilipino na maraming lingwaheng alam, eh si Jose Rizal. Sa pagkakatanda ko, 22 language yung kaya niyang isalita at maintindihan. Eh yun lang naman sa ano ah, stock knowledge ko lang nung napag-aralan natin si Jose Rizal sa history, di ba? So yun lang, dito natin tatapusin tong reaction video natin. So sana natuwa kayo at sana nag-enjoy din kayo sa sigurado naman yung panonorin niyo to eh, panonorin niyo tong bata na to. I-search niyo na lang at talagang napagaling niya, mamamangha kayo. Dahil sa kanya parang gusto ko rin tuloy mag-aral ng ganun mga salita. Hindi, joke lang, mahirap yun, hindi ko talaga kaya yun. English nga, hirap na tayo eh. Kung hindi ako, hindi kayo siguro, pero ako hirap na ako sa English. Kasi, well, nakabot nga tayo ng college pero wala talaga, hirap talaga sa English. Wrong grammar pa din, pero okay lang na, kahit intindihan pa rin naman, di ba? So yun lang, huwag nyo kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At yun na yung notification bell para update kayo sa mga susunod pa nating video. So yun lang, maraming salamat. Peace!